ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao. Ganito ang sinabi niya. Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalinta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may mga binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at naguhay na mainam. May uhay na tigtatatlumpu, tigaanimnapu, at tigsasandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sila sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga, may tigtatatlumpu, may tig-aanimnapu, at may tigsasandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya sumakay siya sa bangka at naupo. Hindi lamang sa mga bahay dalanginan tulad ng sinagoga at templo nangangaral si Jesus. Sinasabi sa Ebanghelyo na sumakay si Jesus ng bangka at humarap sa mga tao sa tabing dagat. Hindi kailangan magtulakan o magsiksikan ng mga tao dahil nangaral si Jesus mula sa bangka. Sa paglalahad ni Jesus ng talinhaga, gumamit siya ng mga detalyeng pamilyar sa mga tao. Sa talinhaga ng mga hasik, inihahambing niya ang salita ng Diyos sa buto o binhi. Maaari itong mamunga ng sagana, ngunit maaari rin naman itong mabaliwala. Depende sa pagtanggap ng tao na inihambing niya sa iba't ibang uri ng lupa. Masigasig at maganda ang kalooban ng mga hasik. Hindi siya matipid sa buto, kundi patuloy siyang naghahasik ng buto kahit tila imposibleng tumubo iyon at mamunga. Hindi masusukat ang kagandahang loob ng Diyos sa tao. Pagsasagawa. Huwag magsawang gumawa ng kabutihan kahit puno ng kasamaan ang komunidad.